Good day guys, this is your DIY Master PH. Pag-uusapan natin ngayon guys ay kung paano malaman na gumagana ang iyong vacuum advancer. So kung gusto mo ang mga ganitong klaseng video, paki-subscribe yung ating channel at i-hit yung notification bell para sa mga susunod na videos. Kung ang iyong distributor ay ganito ang type, ganitong klase, circuit brand po ito. So far maganda naman po ang kanyang performance, hindi pa po ako binigo nito at mura lang po siya, nabili ko lang siya ng 1,700 dito po sa lugar namin sa Pangasinan. So kaibigan, ito po ang ating distributor ay meron po siyang octane selector. So ito ay isa sa palatandaan ko kung gumagana ang aking vacuum advancer o hindi. Kasi ho, kapag mag-rev tayo, kasi ported line lang po ito, contact point type na distributor. Pag nag-rev po tayo, saka lang po siya gagana at mag-a-advance po yan. At ito pala tandaan, yung octane selector, papasok po yan. So yan yung isa sa pinakamadaling palatandaan na gumagana ang iyong vacuum advancer kung ganitong klase na distributor ang gamit mo. So paano naman kung ang iyong distributor ay hindi ganito? So gagamit po tayo ng timing light at malalaman po natin kung nag-a-advance yung ating degrees doon po sa ating pulley at doon sa may palatandaan sa baba. So kaibigan, kung hindi naman ganitong klase ang iyong gamit na distributor, ay simple lang po para malaman po yan. So ito ho, itong hose na ito ay hihigupin po yan, gamit ho kayo ng panghigup na instrument. Pero sa iba yan ho ay literal na hinihigop ng bibig. So kung kaya mo, pero hindi ho ito advisable kasi may mga foreign objects kang mahigop, ay malalaman mo kung ang iyong diaphragm sa iyong vacuum advancer ay okay pa at nag-a-advance pa. Okay? So sa akin, ay hindi ko na ho kailangan higupin yan. Dahil ho, pag pinaandar ko po yan, makikita ko po kung gagana siya o hindi. So paandarin natin yung sasakyan, kaibigan. Ayan kaibigan, gumagana na yung ating makina, umaandar na ho. At check natin kung gumagana pa yung ating vacuum advancer. So i-rev lang po natin yan. So kung napapansin nyo kaibigan, pag i-rev natin ay pumapasok po itong ating octane selector. So, ibig sabihin ho, gumagana po yung ating vacuum advancer. Okay? So, yun lang po ang simpleng trick para malaman ng iyong vacuum advancer ay gumagana pa. Or dalawang klase po yung ating advancer. Meron tayong tinatawag na vacuum advancer at meron tayong tinatawag na mechanical advancer. Yung ating vacuum advancer, ito po yun. So, meron tayong diaphragm dyan, merong guma dyan sa loob. At kapag hinigop po yan, hihilain po niya yung kanyang breaker plate doon sa baba ng ating distributor cup. Then yung ating mechanical distributor naman po kaibigan, nasa ilalim po yan, nasa base part ng ating distributor dito. Meron po dyang mga weights na dalawa, pampabigat ho, na kapag umikot po yung rotor, pag ikot po nyan ay sasabay po yun, may spring po yun, at kapag mabilis ang ikot ay luluwang po yun, then magiging pabigat po yun. At yun yung dahilan para mag-a-advance po yung ating degrees. Mag-a-advance po yung ating combustion. Or mag-a-advance po yung ating supply ng kuryente. Okay? So ganun po yung kaibigan. Ganyan lang kasimple pag nag-check po kayo ng inyong vacuum advancer kung gumagana o hindi. Kung ang inyong gamit na distributor ay ganitong klase, meron siyang octane selector. Yun yung advantage ng ganitong klase na distributor. Mura lang siya at meron pang octane selector na makikita natin na gumagana yung ating vacuum advancer. So maaaring nagtatanong kayo, bakit sir napakahalaga ng ating vacuum advancer? So masasagot ko po yan kaibigan, based on my experience, ang vacuum advancer po kaibigan ay napakalaking tulong po, lalo sa akin personally. Kasi ho, nakakatulong po yan para sa yung tinatawag nating fuel efficiency. So mas titipid ho yung iyong sasakyan. At pangalawa,
yung tinatawag nating power. So nakakatulong po yun sa ating sa lakas ng makina, kahit sabi nating 4K lang yan, ay kahit load ganyan lang kaliit yung makina natin, kaibigan, pag yan po ay gumagana talaga yung vacuum advancer, maganda yung tuning ng ating air and fuel mixture doon sa ating karburador, at maganda, maayos, tama yung clearance ng ating mga valve, at itong ating PCV gumagana din ng maayos. So yung andar ng ating makina, kaibigan, ay talagang kondisyon na kondisyon, at humahataw po talaga siya. So ganun po yung advantage po ng ating vacuum advancer. So wag ho nating binabaliwalayan. Dapat chine-check natin yan, at lagi ho natin tong tinitingnan. Baka ho nag-i-stack up na yung loob at may mga foreign objects na po dyan, kaya ho nag-i-stack up. So nung bago ko pinalitan ito, mga kaibigan, ay talagang stack up po yung aking breaker plate. Hindi na ho siya talaga nag-advance. Kaya dapat po lagi natin itong chine-check. Okay, so tanggalin lang natin para ho hindi sagabal. So sa pagbalik ng mga high tension wires, meron ho tayong tutorial para dyan. Panoorin nyo lang, guys, para hindi kayo maligaw. So dapat ho lagi nating binabaklas ito. I mean, lagi nating chine-check. Una, ginaganyan ho natin yan. Dapat ho yan bumabalik. Okay? Dapat ho pinipihit natin siya clockwise. Pag pihit mo ganyan, dapat ho bumabalik yan. Ibig sabihin yan, hindi pa ho stack up. Then, wag ho kayong matakot. Tanggalin nyo lang po itong ating, yan. Tanggalin nyo lang po yun. Yung ating pinaka-rotor. Yan ho, tanggalin natin. Then, may cover yan. Kung ganitong klaseng distributor, circuit brand, at kahit yung hindi circuit, meron niyang cover. Dapat ho, ito wag nyong alisin. Kasi malaki ho ang naitutulong nito, itong cover nito. Para pag may accidentally papasok dyan ng mga foreign objects, mga buha-buhangin, yan ho ay matatakpan. Okay? Then ito po. So kung nakikita nyo, meron tayo nandyan yung ating contact point assembly at itong ating pinaka shaft. Okay? So makikita din natin dyan yung ating breaker plate. Yan ho dapat ay gumagana or freely na nagmumove yan. Yan ho. Ganyan po, guys, pag nag-check up kayo ng inyong distributor. Dapat ho nyan freely naglalaro. Okay? Yung distributor ninyo. Kapag hindi, pag ginanyan nyo at hindi ho yan naglaro, ibig sabihin ho nyan, tigang na po yung mga bearing dyan sa breaker plate natin. Kailangan nyo pong i-overhaul po yung inyong distributor para po babalik sa paggana yung ating distributor. Yung kanyang vacuum advancer. So kapag ka i-press ko itong ating octane selector, yan po ay gagalaw. Kung napansin nyo po, gumagalaw siya. Ibig sabihin, talagang gumagana. Kapag hinigop siya ng vacuum advancer, pag hinigop po yung ating vacuum, yung ating ported line, yung ating carburetor, pag humigop po yan, gagana itong ating vacuum advancer at nahahatak niya po yung ating breaker plate. Kaya nag-a-advance po yan. So yan, mga kaibigan, isa sa technique po natin dapat para ho lagi hong kondisyon yung ating distributor. So pag ibabalik ho natin yan, tatakpan natin matapos nating check upin, at ito, hindi naman ho yan pwedeng hindi ho natin yan mapagbaliktad eh, kasi meron ho yung gatla at hindi ka ho maliligaw dyan. Then tulak nyo lang po yan. Okay? So, ganun lang po, kaibigan. Ngayon, paano naman, sir, kung tinanggal namin yan, nag-overhaul kami, paano po namin yan ikakabit? Wala kaming timing light. So, hindi namin maita-timing na naman. Kaibigan, ang gagawin nyo lang po ay kailangan nyo po talagang mag-invest ng timing light. So, malaking bagay po yun, mag-invest kayo ng tuning instrument. Yung ating timing light, isa sa napakalaga po nun, guys. So kung naghahanap kayo ng timing light, ay tingnan nyo lang po sa description ng ating video. Meron po kayong makikita mga links dyan, at meron po tayong nailagay na TRISCO timing light. So yun, malaki ang naitutulong po nun, mga kaibigan, para sa pag-tune ng ating distributor, ng ating ignition timing. Okay? So pagkatapos nyan, ikabit nyo na lang po. So para hindi ho kayo maligaw sa pagkabit ng inyong mga high tension wires,
ay lagyan nyo na lang po ng marka. Palatandaan kayo ng bahala po. At pwede nyo ring sundan yung mga videos. Maraming tutorial videos po sa YouTube para ho malaman yung tamang pagkabit ng high tension wires dito sa ating makina sa Toyota 4K. So guys, I hope na meron kayo napulot sa video na ito. Hanggang sa mga susunod po na mga videos, please pakilike na lang po. And again, this is your DIY Master PH at your service.